Magandang araw sa iyo kaibigan. Ngayong araw aking ikukwento ang tungkol sa isang aso na naipit sa isang puno. Pero bago tayo magsimula, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel at i-click mo na din ang bell na yan para naman lagi kang updated pag may bago tayong video. Madalas sa mga magtutroso ang makakakita ng mga pugad ng ibon, mga bagay na nakaipit sa gitna ng mga puno. At madami pa doon. Pero nagulantang ang lahat dahil sa isang pangyayari. Ang Georgia Crop Corporation ay isang uri ng paper mill machinery business. Bahagi ng trabaho nila ang kumuha ng mga punong kahoy na gagamitin para sa paggawa ng papel. Ngayon, pumunta sila sa isang kagubatan para kumuha ng chestnut oak tree, isang mataas na uri ng punong kahoy para sa paggawa ng papel. Isa ang pagtutroso sa pinakamahirap na trabaho dito sa mundo, kaya naman umaabot ito ng isang buong araw. Ano lang agad na pinutol ang mga punong kahoy na kanilang napili hanggang meron silang napansin sa parte ng isang chestnut oak tree na kanilang pinuputol. Habang nasa proseso ng pagbuburo ng kahoy ay kanilang napansin na may kakaiba sa kanilang pinuputol dahil ang puno na pinuputol nila ay may butas sa loob nito. Pero hindi nila ito pinansin pa dahil habang ang kahoy ay isang chestnut oak tree, makakagawa ito ng mataas na kalidad ng paper palm. Kaya nagpatuloy silang magputol ng mga puno. Nung maitumba nila ang puno ito, inumpisahan nila itong hatiin sa maliliit na bahagi upang sa gayon ay may karga na nila ito sa kanilang sakayan. Nahiwagaan sila sa kung ano ang nasa loob ng puno, kaya kanilang sinilip ito at kanilang napansin ang isang bagay na parang humaharang sa liwanag. Kaya naman tinignan pa nila ito nang mas malapit pa at sila ay napa-atras dahil sa kanilang nakita isang hindi pangkaraniwang hayop o nilalang at tila nakatingin sa kanila ang nasa loob ng puno. Gayunpaman, napag-alaman ng mga magtutroso na ang nasa loob ng puno ay isang aso na tila wala ng buhay. At sigurado ang mga magtutroso dahil sa may nakita silang matatalas na kuko at ngipin at may mahabang nuso. Ngayon, hindi maipaliwanag ng mga magtutroso kung bakit ang aso ay napunta sa loob ng puno. Kailangan nila mag-isip kung anong gagawin nila dito dahil meron pa silang trabaho na dapat tapusin. Alam ng mga magtutroso na maaapektuhan ang kanilang kita pero naisip din nila na ito ay kakaiba at kamanghamanghang diskubre. Kaya naman itinabi na muna nila ito habang makatagpo sila ng taong mag-iimbestiga kung ano nga ba talaga ang nangyari sa aso noon. At sa kagandahang palad ay nakakita sila ng lugar na pagdadalhan ito. Ito ang Southern Forest World Museum. Hindi matiyak ng mga taga museum kung bakit napunta ang aso sa loob ng puno. Kaya naman humanap at humingi sila ng tulong sa mga eksperto para mapag-aralan ito. Sabi ng mga eksperto, ang aso ay naipit noong 1960 pa at sabi din nila na maaaring may hinabol na hayop ang aso kaya ito pumasok sa butas sa may ugat ng puno habang sa pataas ito ng pataas at pasikip din ng pasikip ang butas na pinapasok ng aso hanggang sa naipit na ito at hindi na nakalis pa. Naniniwala ang mga eksperto na umakyat ang aso hanggang 28 feet ng puno. Pero ang tanong, paano ito naging mummified dog at hindi ito nabublok? Ang sabi ng mga eksperto, ito ay na chimney effect kung saan may dumadaloy na hangin sa puno at yun ang naging dahilan kung bakit hindi ito nangangamoy at para hindi rin makain ng iba pang hayop at insekto. At dagdag pa nila, ang chestnut oak tree ay naglalaman ng tanis, isang organic substance na ginagamit sa taxidermy na ginagamit para ipreserve pa ang katawan ng hayop na namatay na. Iyan ang sinabi nilang dahilan kung bakit ang aso ay na-mummified. Naging attraction ang mummified dog sa Southern Forest World Museum. At kung hindi ka naniniwala, nasa gitna ito ng museum at napapaligiran ng iba pang mga specimen ng kahoy. Ang aso ay pinangalan ng mummified dog hanggang sa isang araw noong 2002 ay nagkaroon ng isang naming contest para mabigyan ito ng pangalan. Dogwood at Chipper ang kanilang pinamimilian pero ang pinili nila ay Stucky. Yun ang nagwagi sa patimpalak. Ayon sa nanalo, ang Stucky na pangalan ay hindi dahil sa ito ay ni-stuck kung hindi dahil sa itsura ng bahagi ng puno na pinaglalagyan ng aso. Nahawig daw sa pick and log ng stock store. Para naman maiwasan ang trademark infringement, binago nila ang spelling nito ng bahagya at binawang Stucky. Ako'y nubos na namamangha sa mga
taong tulad ng mga magtutulungan na yon dahil kahit na alam nilang mababawasan ang kanilang sahod, ay pinili pa rin nilang na ibahagi ito sa mundo. Ah, hanggang dito na lang tayo at muli ako'y nagpapasalamat sa inyong panonood at kung nagustuhan niyo ito, click the like button at kung may katanungan ka, pwede ka mag-comment sa baba.